Sí, yo la yo somera, señor, de todos, pronto, la marina, 77 years old, na, si no entiendo por qué, pero para que no la ang dating lugar namin sa Manawag, Pangasinan. Taong 1956, una akong napunta dito sa San Jose. Ang purpose ng tatay ko dito, yung maghawan at pumosisyon ng lupaing Tiwangwang. Kasi lupain dito noon na puro Tiwangwang, walang kabahay-bahay. Tanging bahay lang noon sa Cebu. Yung mga nagsasaka dito na paisa-isa sa Sibot nakatira. Opo. Kaya sila yung kumimbinsis sa tatay ko na pumosisyon din dito sa San Jose. Kaya ang daan namin noon, puro kariton ang sasakyan. Nilalakad lang namin itong Sibot, San Agustin, Maliwanagan hanggang Villa Marina. San Agustin pa lang ang may paisa-isang bahay no, Kaliwanagan, ganun din madalang. At pagdating dito sa Villa Marina na ngayon, napakasukal. Puro pagkatataas na talahib at pagkakapal na kubon. Natatanaw, dito nakatubo yung mga malalaking kahoy na tinatawag natin balakat. Kaya ang tawag dito noon, balakat. Itong parte nito, puro kubo-kubo lang. Pa isa-isa, isa doon, isa dito ang kubo. Kasi panahon pa lang ng paghahawan eh. Ayun na rin yung position noon nga. Di bali, por kariton pa lang nakakarting dito noon. Kasi yung mga kumukuha ng buho, kariton ang gamit. Yung karita ang gamit. Nung municipal mayor na si Ex Urubi Pascual, yun na, pinabuldoser na niya itong mula San Agustin, Kaliwanagan, hanggang dito na, hanggang dyan sa ranso niya. Kasi nagtayo na siya ng ranso. Nung ko lang na si Mayor Pascual, apo, doon na namin tinawag na Villa Marina ito, kasunod sa asawa niyang sila ng Maring. Marina. Marinang pangalan apo ng mayor. Kaya doon siya, kaya naging Villa Marina. Dahil na po yung bahay na kuan na. Kasi nga, open na yung bundok ng pamumulak ng tahoy. Mano-mano yung lagaring ginagamit namin. Kaya doon sa kubo, naging bahay-bahay na marina ngayon. Medyo papamulag na rin sa walihe. Sumasama na rin sa pag-unlad ng ibang barangay. Apo. Kasi nga, may mga infrastructure na itatay dito. Parning, pagsasaka, additional livelihood na lang yung pagtitinda. May mga major palay, after palay, sibuyas, gulay. Baka 70% na yung 10% yung mga nagko-construction, ganun. Pero yung 20%, yun na rin yung mga driver. Ang leader o ama ng aming barangay dito, Binigno Carriaga. Apo. Doon, barangay tanod pa lang ang posisyon ko noon. At the same time, barangay secretary na rin kasi wala siyang makuhang barangay secretary. Apo. Panahon pa lang ni ex-president Marcos pa lang noon. Kasi between 70 to 80 yun. Eh. Apo. Nung panahon na yun, doon ako sumama sa barangay council. Kasi elected na kami noon. Apo. O hindi na appointed. Kasi nung panahon ni Binigno Carriaga, taasan pa lang ng kamay. Apo. Wala pa isulat na iboboto. Wala pa. Pero nung panahon na ni ex-Kapitan Macario Carriaga, elected na kami. Balik-balik ako. Minister ako ng 9 years. Tapos na kami ni ex-Kapitan Carriaga sa 9 years. Ilang taon. Tapos barangay election ulit. Tumakbo ulit si ex-Kapitan Carriaga, kasama ulit ako. Pero yung panunong ko lang po bilang kagawad, mula kay Santiago, katso, mula kay... Oh, marami akong pinagdaan ng kapitan. Manungkulan sa barangay, hati yung panahon mo. Kalahati sa barangay, kalahati sa pamilya. Doon ko binabalansi ang panahon. Kaya magtagal ako sa... Panunong ko lang sa barangay. Pag nanungko lang ka sa barangay, kapitan ka man o konsyal, kailangan yung
pangangailangan ng kabarangay mo, natutugunan mo. Kailangan honesto ka sa lahat ng galaw mo. Kasi pagka hindi ka, pagka gumawa kasi ng hindi magugustuhan ng kabarangay mo, magsasawa sa ako, kaya yung kwanta. Magsasawa sa lahat sa'yo. Titili ng iba yun. Kaya sa panahon na ito, kailangan mayroon kang umiyamor ka sa mga kabarangay mo para suklian nila ng gano'n. Hanggang pa ko kay Juan, ex-Kapitan Danilo de la Cruz. Konsyal pa rin niya ako. Hanggang nagsawa na ako nitong 2007 niya. Ayaw na ako at Juan na medyo nagkakaroon na. Sige ko na. Anong sinubukan ni Jesse, sumali sa Juan. Apo. Ayun. Sinubukan namin siya. Awa ng Diyos sa lumabas naman. So, nanalo naman muna dito sa amin kasi yung intent yung barangay namin. Tao doon lang kang umuasa. Yung pasubig sana. Ang kani ex-congressman Iling Dirago noon, apo, gusto niyang madugtungan yung Pansamagang Dam. Gay-gayin nitong puno ng bundok papunta doon sa lupa. Kung magawa yon, yun yung pinakamalaking patubig na pwede namin pagkuhanan namin. Apo. Yung sanang mga impounding water system. Yes. Di ba mayroon tayong makahanap sana tayo ng magandang balong para doon tayo makagawa ng malaki-laking impounding. Apo. Ang ginagawa lang namin kasi ngayon, puro tusang yung tuhan. Medyo tinatamad na rin yung mga tao na magsibuyas. Mayroon sana tayong magagawang paraan para makagawa tayo ng malaking impounding water system. Apo. Project. Yun sana yung umaasa doon sa tusang. Apo. Kasi napakamahal ng gasolina. Yes. Hindi mo mayahon yung tubig kung walang gasolina. Apo. Samantala kung mayroong mga impounding, kakanal na lang. Ito na yung agos. Mga horse mo na mahaba na lang. Mm-hmm. So talagang nasa isip niya pa rin pagdating sa pangkabuhayan ng mga taga Villa Marina. So tayo, maraming salamat po sa oras at panahon na ibinigay niyo sa amin. So dito po sa interview natin, thank you po kasi may natutunan kami, lalo na ang Villa Marina ay galing sa pangalan na Balakat na isang puno. Punong kawayan na malaki. At naging Villa Marina dahil? Dahil sa asawa ni ex-mayor Pascual Marin. Apo, Marina. Na meron pong rancho dito sa inyong barangay. Pinakamalwang na rancho yan. Maraming salamat, Tay. Thank you po.